magpapalang araw sa ating lahat, mga totoo, mga Inday. Kaway, kaway, kaway! Yan, partner, sa araw na to, very excited tayo at very blessed dahil kasama natin ngayon ang isang professor. 25 years na po dito sa MSU, Mindanao State University. At pinagmamalaki din po namin dahil galing siya sa ibang bansa, sa US. Isa po siyang research fellow, yan, sa Ohio po yun. At ngayon, napakaraming award, hindi na natin isa-isahin, partner. Sigurado yung mga hito farmers natin kilalang-kilala. Pinagmamalaki natin ipakilala si Doktora Arlene Mandas. Ayan. Dito po tayong mga idol sa Katanggawan, General Santos City. At saka sa first naming episode yung nagkandak tayo ng free training and seminar kay Sir Ben. Siya po yung ating guest speaker. Yan. Yeah. Siyang scientist, doctor, master dito sa mga all about keto. Yan. Sa aquaculture. Yan, kaway-kaway muna, doktora. Hi! So ngayong episode po, mga ito, alamin po natin mula kay doktora kasi meron siyang sariling 1-hectare farm. Yes. Kung saan nagsimula siya sa maliit na farm muna, ngayon meron na siyang 1-hectare farm. At alamin po natin, mga idol, kung saan ang mas malaking kita ang pag-fingerlings or yung grow out na practice niya. Okay. So actually, sabihin ko sa inyo, no, kung first, I would like to welcome you sa aming maliit na farm. Salamat sa inyong pagbisita. Thank you. And thank you din. And gusto ko rin ipatiin pala yung aking professor sa Amerika, si Dr. Conrad Dabrowski. Kaway-kaway pa sa inyo, Doc. Doctor, yeah. And then of course, I would like to thank also yung Department of Science and Technology. Yes, yes. Dahil isa po akong beneficiary ng SETA project nila. Hindi po ito maging ganito kung hindi dahil po sa DOST. Actually, if I would like to tell you, sasabihin natin, tanong mo kanina kung saan ang mas kikita tayo. Yes. Actually, pareho naman kumikita ang kabuhayan, whether seed production ka, fingerling production, or grow out. Depende na lang sa kung saan mo mas gustong mag-invest. Sa akin naman, since nasa MSU ako before, so tinuturo ko na sa mga estudyante yung induced breeding of catfish. So nung nagsimula akong mag-farming, mas pinili kong mag-focus sa fingerling production. Ayun. Oo. Tapos, maalala ko pa noon, kanina, you asked me about kung gaano ako ka-small nagsimula. Yes. Actually, naalala ko pala noon, nasa likod lang ng bahay namin sa subdivision, I had a small, parang one by one na mga tub. Mm-hmm. Doon pala ako nagsimula, hindi sa pan. So, I started very, very small. Mm-hmm. Parang pet pa lang yun. Parang ganun. Because I wanted, kasi ginagawa ko sa MSU, sabi ko, why not have it my own business na rin kasimula. So, I started way back sa likod lang ng bahay sa subdivision. Ayan. Oh, seed production yun, fingerling. Ayan. Yes. So, ito partner, ito po Doc, alamin mo natin partner, kung ilan yung fish pan mo dito na naka-grow out at saka ilan yung tub mo for fingerlings production. Okay, so for, we call it fiberglass tank. So, meron ako doong 10. I started with 10. Yes. Tapos yung kumita ako sa 10, nag-expand ako, naging 20 na siya. Mm-hmm. Okay, that happened in less than a year. Wow. Oo, in less than a year. Tapos ngayon, yung mga farms ko before, puro to pang fingerlings. Ngayon, ginamit ko na pang grow out. Kasi nga, maraming gustong, alam mo ba dito sa farm ko, meron ditong isang kaibigan, for example, magsabi sa akin, Arlene, may pera ako, pwedeng pa-join dyan sa negosyo mo. So, syempre, yung fingerlings, isa akin talaga yan. So, pwede ko sila ipa-join doon sa grow out. Mm-hmm. Kaya, eto lahat ng mga pans ko dito, it used to be like 9. Mm-hmm. So, 11 na sa lahat dito na site, puro grow out. But ngayon, I'm building this. Mm-hmm. Oo. So, soon, ibabalik ko na yan sa fingerling production. Kasi nga, well, sabi ko kanina, tanong nyo kayo saan ang mas kumikita ka. For me, mas madali ang kita sa fingerlings kasi in less than 30 days, pwede ka nang kumita. Yun, mabilis. Mabilis masyado ang turnover. Ayun, partner. So, nasagot na po ang ating tanong. Pwede na lang po tayong umalis. Ay, hindi pa pala makapalaman. Ayan, sobrang talagang napakatalino po ni Doktora kasi mas marami po talaga siyang isi-share sa atin ng mga ideas. So, samahan nyo lang po kami, mga kapalaboy. Ito lang po muna yung topic natin. Kung yung tanongan ni partner, kung ano mas malaki,
yung grow out at yung fingerling, yung napili talaga ni Doktora itong fingerling. So, paano naman Dok yung sa grow out? Ano ba yung distance ng kanilang percentage ng kalakihan sa kitaan? Yes, actually, pwede yung figure. actually, ang gusto ko lang sabihin, linawin talaga, pinili ko yung fingerling production kasi nga, mabilis yung kita. Mm. Pero kahit na sabihin natin sa grow out, malaki din ang kita. Yun nga lang, it takes 4 months. Mm. Oo. Eh tayo naman, di ba, gusto natin yung mabilisan. Yes. At saka actually, marami akong buyer kasi ng fingerlings. Oo. Kaya, for me, mas malaki ang kita at mas mabilis. Mm. Yung sa grow out naman, malaki ang kita, hindi nga lang mabilis. Ayun, di ba? Dok, pwede mo ba kami mabigyan ng idea? In a month, usually, yung average natin na makikita sa grow out at saka sa fingerlings. Okay. Sa farm mo dito. Okay. Halaka. Hindi, ganito na lang. Example natin para ma-visualize ng mga manonood natin, no? Itong 350 square meters ko, okay? This 350 square meters, we stock 10,500 kasi ang aming binastock per cubic meter is 30 pieces. So, 10,500. So, sa 10,500, nagka-capital kami dito ng 330,000 in one run. Okay. Pero yung kikitain natin siya, nasa lampas 200,000. Okay? Net income. Net income yan. Bawas na lahat. Okay, so net profit yan. So you spend 330,000 in one 350 square meter area, and then your gross sales would be more than 300,000. So your net income is close to 300. So 200 plus 1,000 yun. Parang natulala tayo. Ganun lang, 350 square meters. Malit lang yun. Yeah, eto pa. Ayan. Kung wala kang 350 square meters, meron kang 50 square meters halimbawa sa likod ng bahay. Sa 50 square meters na yan, pwede mo yan siyang stakan ng 1,500 pieces. Mm. Mag-spend ka dyan ng mga 30,000. Mm. Ang kikitain mo mga nasa 20,000. Ayun. 50 square meters. Kita na yun. 50 square meters. Likod lang ng bahay. Yun. Sa likod ng bahay. At all of that will be possible kasi may technology si Doktora. Yes. Ginagawa po kasi siyang consultant, no? So mga hindi lang dito sa atin sa Mindanao, kundi nationwide, buong Pilipinas, minukuha po sa... Kaya kung sino yung mga gustong mag-start ng hito farming partner na mga malakihan talaga, si Doktora Arlene po ay napaka... Inaano namin talaga sa inyo, pero highly recommended. Recommended partner, ayan. Kasi po, ganito lang yan. Ang tawag sa aming farm is Sci-Fish Farm. Yes. So, since galing naman ako sa academe, may training ako, so ang aking ginagawa dito talaga is scientific way of farming. So, ang akin lang is, gusto kong ma-avail ng mga tao na kung mag-farming ka naman lang din, do it the scientific way. Tama. Kasi malaki ang kita talaga. Okay? Ayan. So, ito po mga partner, may idea na po kayo sa grow out. So ito kasi sa opinion ko partner, yung pag-fingerlings, maybe hindi masyado, kung wala kang enough knowledge doon, hindi yun ma-apply sa isang hito farm ng ordinary farmer. So mabigyan na natin ng idea po mga idol. Ito naman Doc, sa usapang fingerlings, yan. Pwede bang ma-explain kung ano yung kaibahan? Kasi sabi mo po, mabilisan ang income doon. Pwede bang ma-range mo sa amin yung cost at saka yung net income sa fingerlings production? Okay. Before we go to the fingerling production, meron din tayong tinatawag na fry production. Right. Which we also do in our farm. So, ibig sabihin, pag fry gani, 2-day-old pa lang siya from hatching, pwede mo nang ibenta. Wow. Okay? So, for example, ang operation niyan is only, it will only take 5 days. Mm-hmm. Nag-inject kami, ngayon, paanak namin bukas, sa sunod na araw, mag-hatch na siya. After 2 days, ibibenta na siya. Wow! 5 days, instant. Yeah, 5 days. So, right now, ang dami naming orders. Ang dami naming orders. So, kaya nag-expand ako ng aking incubation and hatching area. Mm. So, per tab namin doon, 2,500. Mm. So, right now, I have 10 tabs doon. Mm. So, i-multiply mo yun siya sa 2,500. So, that's per every 5 days. Excluding pa yung mga areas ko doon sa likod ng building na ginagawa ko na rin siyang hatching and incubation. So, ganun kabilis ang pera. Kapag alam ng mga tao na yung quality ng broodstock mo,
is maganda. Kasi nga dito sa amin, hindi ito ordinary na African cactus. Kasi nga nag-effort talaga kami na i-improve yung aming broodstock. So I did my own broodstock development. So yung aming local female African cactus na Philippines, i-crossbreed namin sa Nigerian na male. Kaya yung aming mga broodstock kayong dito, tatakainin natin mamaya so that you can see them. So sila yung product ng crossbreeding namin with Nigerian male with our local female African cactus. Ayan. Duma partner, mga kapalaboy, ramdam nyo ba ang puso ni Doktora? Kasi sobrang init. Tumutulo yung pawis namin, pero explanation, ang bunga. Yes. May science base. Ayan, partner, at saka dun, nakaka-inspire dahil nga, 25 years ba naman? Di ba, professor ka sa Mindanao State University? All about keto farming lang yan. Yun. Tapos pumunta ka ng ibang bansa, US, Thailand. Umikot, inikot mo yung mga ideas nila doon at in-apply mo sa farm mo. Yes. Ang nag-masteral pa siya, partner. Oh, yun. Nag-doctorate pa. Ayan, sa Cebu. Yeah. And then, I went to Germany. Kaya yung pangalan ng aking farm is Saxony Lin. Because I went to Saxony, Germany. And I was able to visit their African cactus facility. So, na-inspire din ako todo doon. Kasi yung isang malaking facility ng cactus, dalawa lang yung empleyado. Tapos ngayon, alam mo, titingin lang sila sa monitor, nandun na lahat yung mga parameters. So, that's exactly what I'm going to do also dito sa farm. Ay, wow. Oo, so, may mga sensor na yan. Tapos, magsisend sa akin kahit saan ako magpunta. So, mag-beep-beep sa phone ko. Wow. Kung ano yung reading ng ammonia, temperature, pH, and then specific pan lang? Yes, per tank or per phone. Yes. So partner, ito Doc, pwede mo bang ma-introduce sa amin bago tayo mag-proceed sa dito sa pagkain sa ito mo at saka yung feeding program mo. Ano ba itong circular pan na ito Doc? Pwede bang ma-introduce sa amin? Wow, thank you for asking. Kasi ito yun ngayon ang aking pinopromote. Kasi nga diba, we have limitation na in space. Oo. Habang tumatagal, marami nang gamit yung mga areas for fish production or food production na kukonvert na into other uses. So ngayon, ang gagawin natin, given the limited space, we have to maximize production. Yun. At ito yung kasagutan. Pero same yan to, Doc. Mas malaki. Yes, mas malaki. Kasi for example, nabanggit ko sa inyo kanina, ito, 350 square meters, we can harvest 4 to 5 tons. Okay? Sa isang ganitong 350 square meters. Uh-huh. Ito, 39,000 liters lang ng water. Uh-huh. 39,000. Ang ma-harvest natin dito is minimum 10 tons. Wow. Minimum. Maximum? 14 tons. 14. And that is based on our trial. Doon sa anong ibang tons. So that is, kaya sinasabi ko 10 tons kasi nga, di ba, pasimula natin, we go down to low, stocking, and then we go up habang namamaster na natin yung technology. We have a technology for this. So, ito siya is pinopromote namin so that, mag-retire ang isang tao na meron kang ganito ng kaliit na space sa likod ng bahay mo, then you can already have commercial production of this. Ganun, partner. Pwede po natin masilip mga idol ito po sa... Ito po, para makita po nila ng malapitan. Oh, malapitan. Yeah. Ito. Ito ay pure fiber. Carbon fiber. Yes, this is fiberglass. Fiberglass tank. Ayan. So, yung source of water. Meron tayong engineering design. Oo. So, itong lahat, ito siya is, ang gagawin natin, ayan. So, titingnan natin, central drain siya. Oo. Pag ipapasok natin ang tubig, yung tubig mag-circulate. Oo. Lahat ng mga waste mag-concentrate sa gitna. Oo. Pag tinanggal mo yung sand pipe sa labas, control niya, isa-suck out niya lahat ng dumi palabas. Wow. That's the reason na kaya siyang mag-produce ng ganung kadaming isda. Kasi dalawa lang naman sa pagdito. Feeding management, water quality management. Ayun. Maa-address na nabisay yung water quality management. Ayan, kasi diyan na labas usually yung mga tahi nila na mag-ano ng ammonia. Correct. Opo. So, sobrang ganda po mga idol, no? Yan. Dito po na farm is unlimited ang water. So, walang problema sa tubig. Doktora. Yan. So, yun mga kapalaboy, sana po nasubaybayan nyo. Kasi, ang pinaka-importante dito, sabi ni Doktora, itong water source mo,
Tsaka yung feeding. Feeding management mo talaga. Okay. Kasi dalawa lang naman ang activity ng isda eh. Yung kailangan niyang mamuhay sa environment. So that's why kailangan nating i-manage yung water quality. Hmm. And then kakain lang siya. Hmm. Yun lang naman ang trabaho niya. So kain lang at mag-stay siya sa environment niya. Ngayon, kung binigyan mo siya ng magandang environment, yung pagkain na kinain niya, maku-convert into flesh. Ang resulta, low FCR. Ibig sabihin, bababa lang yung amount ng pagkain na kailangan niya para mag-resulta siya ng malaking tubo. Yun siya yun. So, yun yung technique. Ayan, so yes. Dito gagawa tayo sa sunod ng video kay Doktora kung ano yung nangyari, bakit nakaisip ka ng ganito. Kasi kung ganito kalawak yung area mo, sipisipin mo, ganito lang. Dati nagpo-produce ka lang ng 4 to 5 tons, ngayon? Kaya 80 tons. 80 tons na ano. So yan ha, gagawa tayo ng video. Ma-excite na yan sila, siyempre. So balik tayo dun sa ano, sa grow out tsaka yung sa fingerling natin, yes. Partner. Kasi nakaka-excite. Ito, Doc, itong sa area na to ay breeder mo na. Opo. Ito. So yan ha, mga kapalaboy, breeder na. Yan. So, pwede subukan, partner. Fine. Oo. Doc, yung ano mo, yung feeding program mo dito, okay. Ano yung starting ng ano mo, pagpapakain mo? Yes, from the start po, sa fry po, Doc. Pwede mo bang maisa-isa sa amin? Yeah, so sa fry naman, so meron kaming special food para sa fry. Mm-hmm. So ang ginagawa natin is, nagko-compute talaga ako. So alam ko kung gaano kabigat yung per fry. Mm-hmm. Yung maliit masyado na post larvae namin. Mm-hmm. So kinukompute ko yun. So kung ilan sila ang lista ko dyan, based on their average body weight, and then kinukompute ko yung demand nila per day. Kami dito sa farm namin, we do not feed our fish based on our budget. We feed our fish based on the demand of the fish. So that's why sabi ko, ad libitum feeding. Ibig sabihin, pinapakain namin sila hanggang gusto nilang kumain, hanggang mabusog sila, and then that's the time we stop. Ayun. Kaya na ma-maximize natin yung growth potential ng isda. Kaya mabilis silang mabilisan. Opo. Not purely business, pero ito is para mabilis talagang lumaki. Yes. Opo. Pag mabilis lumaki, mabilis ang kita. Mabilis ang harvest. Harvest. Correct. Oo, kita agad. Yan. Kita agad. Oh, ano? Kita agad. Yan. Tingnan nyo naman si Doktora. Yan. Talaga, oo, no? Nakaka-enjoy kasi pagka halimbawang you do it, yung pag-culture nyo scientific way. Hmm. So, syempre, hindi kayo maniniwala na sabi nila pag nagpakain ka ng marami, mamamatay yung isla kasi sasabog yung chan. Yeah. Which is, it's a myth. It's yun. Not science. Wrong. It's not truth. Oh. So, wala po yun siya. Mga idol, si Doc po ay 25 years na po into teaching all about catfish farming. Uh-huh. May doctorate na, fellow din siya. Research fellow sa Ohio State University. Ayun. Ayan. So wala pong katotohanan pag nabusog inyong hito, namamatay, wala pong katotohanan. Oo. Oo nga, kasi diba, isa yan sa dahilan na imbis na may mabilis yung paglaki nila, pinipigilan ng farmer mismo yung paglaki by not feeding. Kasi ang sabi nila na sobra na yung pagkain. Ang isda naman, kahit na tayo, diba, pag busog na tayo, kahit masarap pa yung pagkain, we stop na pagkain kasi busog na tayo. Yes, wala na tayong gagawin. So, ganon din yung isda. So pagka busog na sila, stop din sila magkain. Ayan. Dok, pwede bang ma-share sa amin kung ano yung pinapakain mo? Kasi may kakaibang technology po si Doktora po, mga idol. Pwede nyo pong mag-avail sa kanya po, mga idol. Pwede din po kayo maka-visit mismo dito sa kanilang farm. Kakaiba yung kanyang mga technology dito. Oo. Doc, from fry, ano usually ang napapakain natin sa fry? And then, kailan tayo mag-change ng pakain nila? Okay. So, we start with a special food sa fry. So, yung powder. So, we have, meron kaming tawag dito. I will not just mention the feed company, but this is a very good feed for our fry. So, habang maliliit sila, so always talaga natandaan natin na yung pagkain ng isda should always be mas maliit kesa sa bunganga nila. So, it follows na habang lumalaki sila, lumalaki din yung bunganga nila. So, lumalaki din yung particle size ng aming pinapakain. Mm. Okay. So, we start from the fry, but of course, before we load the fry to the pond, kailangan naka-water culture kami para makakain yung fry natin ng mga natural food sa tubig. Kasi mas maganda talaga yun kasi alam natin na kapag maliliit pa ang isda, hindi pa fully developed talaga yung kanilang mga, yung digestive system nila. Oo. Although, mas maganda ang freshwater fish kasi mas mabilis ang pag-develop compared sa mga marine fish. So, in the case of catfish, based on science, pwede na silang kumain na diretso ng
ng artificial feed kasi mabilis yung development ng kanilang digestive system. Okay. So yun. So kami dito sa farm namin, we advocate halal farming. So iniiwasan namin magpakain ng mga waste. So hindi kami nagpapakain ng mga poultry and piggery waste. So mostly kami ang aming pagkain dito is artificial feed. Commercial feed kami. Yes. Kasi we want to change the kwan, di ba? Maraming mga tao hindi kumakain ng hito kasi ang sabi nila marumi. So we are changing that. In our way of farming, we would like to let you know that hito is an excellent food because it's not dirty. It's clean and nutritious. Ayan. Speaking of nutrition, partner, ang sarap ng luto ni Doktora. Parang talagang nasa restaurant ka na pang 5 star. Yes. Maano pa, mas excellent pa doon. Oo, kung galing talaga. So, nakatikim tayo ng curry, masarap na masarap ang curry. At saka yung kanyang kinilaw. Yan. Kilaw. Kilaw? Hito kinilaw. Hito kinilaw, partner. Yun ang pinakagusto ko. Ayun. Kinilaw. Sa akin, partner, special yung kay Doktora, sinabi niya. Yung first time niya. Hito with the heart. Kami pala po nakatikim, kaya mag-ingit kayo dyan muna, mga kapalapot. Yeah, oh, true. Kasi first time kong ginawa, kasi when I learned that you are coming. Kasi ang pinaka-unique ko dito is yung hito kinilaw. But many have already tasted it. And I want it to be special para sa inyong dalawa. So that's why I developed a special dish na ngayon ko palang sinatikim at diniscover. Yun nga yung hito with a heart. With a heart. Ayan. At saka meron pang umba. Humba, humba, hito humba. Grabe, di ba? Winning dish, competition. Ayan, so nakaka-excite, partner. Kasi nga, ang hito talaga, nasa puso talaga ni Doktor. Yeah, it's in my heart. So ito lang opinion ko po, mga idol, kasi mayroong mga hindi kumakain ng hito. We respect them, pero sa akin na opinion, yung mga ayaw kumain ng hito, sila yung mga una nakatikim ng hito fish na karne or luto na hindi maganda ang pagkaluto sa simula. Tama. Kaya medyo malangsa sa pagkain nila, hindi kaya-aya, kaya nag-stop sila, ayaw nila ng hito. Pero pag nakatikim po kayo ng napakagandang luto, like luto ni Doktora po, mga idol, sigurado maaadi ka sa hito. At saka isa pa, partner, yung sinabi ni Doktora, pag pumunta ka dito sa kanyang farm, hindi pwede, hindi ka makakatikim ng hito. Hindi ka makakalabas na, hindi kumain ng hito. Yeah, totoo yan. Kasi diba, mabanggit ko lang si Secretary De La Peña, sabi niya, never siyang kumakain ng hito na ganito. So, how old was he when he came here? He's more than 70 years old. So, he sabihin that since the time he was born, hanggang nag 70 plus years old siya, hindi siya nakatikim ng hito na ganito. So, but when he was here, nakatikim talaga siya. So, pagka gusto niyo bumisita dito, hindi pwedeng, hindi kayo kumakain ng hito, hindi pwedeng uuwi kayo na hindi nakakain ng hito. Hindi kayo makakahindi sa hito. To tell you frankly, mga idol, si Doktora is never din kumakain ng hito. So, Doc, pwede mo bang ma-introduce amin, bakit ka kumain ng hito? Yes! For a long time talaga, hindi ako kumakain ng hito. Because just like many of you, ang impression ko din sa hito, marumi. Kasi nga, being a professor, parati kong binibitbit yung mga estudyante ko sa mga farms for a field trip. At doon ko nakita na medyo may something sa pagpapakain ng hito. So, yung mga waste products sa pinapakain, hindi yung katanggap-tanggap sa akin. So, I started to hate eating hito. So, never ako nakumain ng hito. But the first time na kumain ako ng hito, when I went to Indonesia, I visited a farm there. It's just a small farm. Pero ganito din ang sistema, high density culture. Doon, hinulihan nila ako ng isda doon sa kanilang tangke. Tapos, gifilet nila in front of me. Tapos, gikat sashimi. Tapos ngayon, kasi nga ang bait-bait nung may-ari sa akin, binigyan ako nung slice ng hito. Oo, hindi nila alam na I was not eating hito. Oo, I was... That was 2015, so I'm 40 plus years old na ako noon. So ngayon, since the time I was born until I was 40 plus years old, hindi ako kumain ng hito. But when they give me this slice of hito, hindi ako makahindi kasi mahiya man ako magsabi na, sorry, hindi ako kumakain ng hito. So what I did was, my face was so pleasant. Sabi ko, okay. Sabi ko, so I put this in my mouth. Without wasabi, without tikuman,
without anything. Hindi ko nga alam kung i-wash yun eh. Basta nang alam ko, gislice, gitilay, tapos may sponge silang ganyan, ginanggal yung dugo. Uh-huh. Tapos gislice, sashimi cut. Tapos binigyan ako, tapos kinain ko. Pagtikim ko, masarap naman pala. Hindi naman pala siya malangsa, hindi siya marumi. So that's the time that when I came back to the Philippines, I promised myself, kasi that time when I went to Indonesia, I was still a student of UP Visayas. I think I was already studying UP Visayas. So sabi ko, when I will go back to Gensan, so I will put up my own farm, the same kung anong ginagawa sa Indonesia, malinis na dito ang ipoproduce ko. So exactly kung ano yung makita niyo. Andito na ngayon. Ito na ngayon. Isang hektarya na. Kaya... Part na nakaka-excite. Yung mga palaboy, sana nasundan nyo yung na-inspired ba kayo? Sigurado na-inspired sila. At marami tayong gagawing video kasama si Doktora, kasi yung advocacy po ni Doktora, kasama ko po kami sa Pinoy Palaboy, na sama-sama po nating tulungan yung ating kababayan sa Pilipinas, at saka yung interested talaga sa pagpa-farm, hindi lang sa hito, sa baboy, sa manok, at sa vegetable farming. Kasama nyo po kami, isa si Doktora, at magiging consultant nyo po dito. Sa mga gustong mag-training, Doktora, na wala siyang kapasidad na magbayad, kung magpapunta sila dito, pwede. Actually, ito lang yung sasabihin ko sa inyo. I know when to give it for free. Yeah. I know when to give it with a fee. Yeah. Okay. So, pagka makita ko na, like for example, ang daming pumupunta dito, nag-walk-in, or magpunta dito, makipag-arrange, they want to learn about induced breeding. So, I can give it for free. Mm. I will set aside time that requires 2 days na training sa kanila, hands-on, libre. Oo. So, meron namang pumupunta dito because negosyante talaga sila, so I can also charge them. Oo. Pero, don't be afraid. If you think makakatulong sa inyo yung teknolohiya na ito, then wala kayong capability na magbayad, then don't feel na hindi nyo na siya matututunan. Just approach me and I will be so happy to help you. Napakabait po. Yes, sobrang ganda. At saka po mga idol, mayroon pa tayong next episode ng ating videos. Pagpala rin po tayo kay Doktora yung paano mag-induce breeding sa hito. At saka yung fingerling production, at saka paano alagaan yung mga fingerlings. At kung ano technology ito sa likod, at tayo mga technology ni Doktora, kasi sigurado excited niya sa partner. Sigurado yung mga sa ibang lugar, baka gusto na mag-avail. Yes. Hindi pa natin na ano. Hindi lang natin. Ito, introduce po namin mga idol itong circular tank po mga idol. Ito is kakaiba. Meron natin itong bagong technology. Unlike dito sa traditional hito growing na fish pan lang. Yan. So, Dok, pwede mo bang ma-elaborate, Dok? Kasi marami pong magtanong kung paano ba ang technology dito. Halimbawa, pag bitaw ng fingerlings dito sa circular pond. Okay. So actually, walang kaibahan sa pond at saka sa tank when it comes sa pag-prepare mo sa kanila. Kasi both, kailangan mo i-prepare yung water. Ang difference lang is, kung nasa tanki ka, surely malilinis mo talaga siya kasi pwede mo siyang scrub. Kung sa pond naman, hindi mo siya nakikita kung ano pa yung naiwan na dumi, no? So, when it comes sa stocking, ang kaibahan talaga nila, makakastock ka ng sobrang dami sa tangke, at sa pond naman is limitado lang, 30 pieces per cubic meter. So, ibig sabihin, pag dito sa tangke, since malinis naman yung iyong tangke, hindi siya mahirap i-manage. Hindi ka mukha sa pond na kahit nasabihin mo maganda ang sloping ng iyong or design ng pond mo, pero sa totoo lang, yung mga tae at mga uneaten feeds ng isda, nakakalat sa buong pond bottom. Samantalang dito, may paraan tayo na makolect natin sa gitna lahat ng dumi, so that pagtanggal mo ng standpipe doon sa labas ng pond, ng tank, hihigupin niya lahat ng dumi. So sure na sure tayo na malinis ang tubig sa tangke, unlike sa pond. Mas madali ang management sa tangke at mas mabilis silang lumaki, concentrated ang pagpapakain, nakikita mo, at ang liit lang ng iyong isi-secure. During harvest, mabilis din ang harvest, hindi kailangan ng maraming laborers. Yan po, Madal, very well explained po talaga. Natulala ako, partner. Ang dami, full of wisdom. Knowledge and wisdom, andito lahat sa kay Doktora. Ayan, partner, yung first episode natin, ito po, kung ano mas malaking kita, yung fingerlings, at saka itong pagpa-fry or yung grow out. Ayan, yes. Sagot na po ni Doktora. So, partner,
tanungin natin sa doktora kung ano yung mga advice niya sa mga future grower ng hito. At ano masishare mo sa kanila, Doc, ma-inspired mo sa kanila para makastart din sila? Yes. Okay, so ganito, ang kagandahan sa hito, makakasimula ka depending on your available capital. Do not think na yung capital mo konti, hindi ka makakasimula. Yes. Okay, kasi ang kagandahan sa hito, meron siyang arborescent organ. Hindi siya kailangan ng mga additional life support system, katulad kung mag-grow out ka, hindi mo kailangan ng paddle wheels. No. Kung nag- tilapia ka or bangus dito, tapos 4 to 5 tons ang laman, ilang paddle wheels ang kailangan nun. But with hito, hindi kailangan. So, ibig sabihin, kung halimbawa limited ang capital mo, magandang simulan ang paghihito. Okay? Kasi panalo ka, yung masave mo pa lang sa pag-paddle mo ng iyong isda, malaking savings yun, especially today na masyadong mahal yung langis, no? Yung oil, gasoline, so, at ang kuryente. Ngayon, if sa tingin mo, hindi masyadong malaki ang space mo, then you can venture in a system circular like this, pan. Circular tank like this. Or, meron pa kaming maliit na ganito doon, no? So, kung maliit lang talaga yung space mo, pwede. And, ang suggestion ko talaga sa inyo is like this. If you intend to start a business, mas maigi na nasimulan mo siya ng tama. Like, walang masama kung gawan mo na agad siya ng business name at iparegister mo sa DTI. At kunan mo siya ng business permit. Kasi marami masyadong tulong ang gobyerno na pwede mong ma-avail. Kung halimbawa, legitimate business ano ka, operator. At tulad sa akin, when I started 3 years ago, Nagpa-register agad ako sa DTI. One day, nag-qualify na akong mag-avail sa BOST ng kanilang Small Enterprise Technology Upgrading Project na nagbibigay ng tulong financial without interest, without collateral. Yun, maganda. And it can really help build your business kasi marami tayong ideas sa mind natin. Sometimes, ang impediment is wala tayong pera na i-support. Oo. Tapos ngayon, if you are already growing your business, kung ano yung kita mo, huwag mo agad siyang ibili ng mga assets like ano man, anong asset ba yan? Bibili ka na agad ng lupa, bibili ka ng sasakyan, bibili ka ng bahay. No. Ang advice ko sa inyo is that kung ano yung kulang pa sa negosyo ninyo, yun muna ang unahin ninyo. Yes. Oo. Huwag muna kayong bumili ng kung ano-ano. Walang masama if you will live a comfortable life kasi sabihin mo na, wow, may marami na akong kita, marami na akong income. Pero bilihin mo lang kung ano yung kailangan mo talaga and then focus on the need of your business because that's the only way you will grow. Yes. So yan po mga doon, napaka golden advice po yan siya. So I think yung mga wala pang kapital, pwedeng masundan yung yapak ni doktora na mag-registered sa DTI at saka mayroon ba lang nakaka-avail ng mga pautang din na without interest. Without collateral. Napakaganda po mga idol. Ayun. So yan, sana po nasundan mga kapalaboy. Susunod na po yung life story ni doktora. Tatanin natin. Lilipat tayo sa ibang area kasi sobrang init talaga dito. Yes. Pinagpapawisan at medyo na papawis-pawis na talaga kami. Yes. Maraming salamat po mga idol sa mga bago sa aming YouTube channel. Please don't forget i-subscribe po kami at saka i-follow sa aming Facebook page. At saka syempre i-like ang ating video. Mag-comment mga idol kung ano yung inyong mga problema dyan sa inyong hito farm or ano yung kanilang mga diskarte. Kaya nagtagumpay or nag-expand din kanila din sila sa kanilang hito farm. At saka syempre i-share yung ating video para marami pong makapanood. Ayan. Katulad ni doktora, kitang-kits tayo sa farm nyo, nakilala din namin. Kaya sigurado mga kapalaboy, comment down below at mag-message kayo kung saan yung farm nyo at kung sa tingin nyo nakaka-inspired kayo, si-share natin yan para mas marami pang matulungan yung ating makapanood. Yes, mga kapalaboy. So maraming salamat pa sa inyo. Yes. Mula yan dito sa Barangay Katanggawan, General Santos City. Kasama natin ang ating Doktora Arlene Mandas at saka dito dito tayo sa Saksonilin na Saitis Farm. Saksonilin Saitis Farm. Ayan. Nakalimutan mo na, ang ganda kasi asarap ng ito na kinain natin. Ayun mga kapalaboy, kita-kits po. Happy farming. Happy farming. Bye-bye. Yung simple incubation and hatching namin. Pero nililinis yan ngayon kasi i-fiber din yan siya. So nagsimula kami, very simple, makeshift lang ng mga gamit.
Extreme at hindi sunodok yun yung mga itim. Oo, yeah. Ito ang sikreto para mas mabilis ang kita sa ito. Oh, ay, mayroon pa so, dito. Ito yung aking larval rearing. So, pagkagaling doon sa hatching, iaakyat dito, mag-grow siya ng mga ilang araw bago siya ilagay sa pond. So, this is the larval rearing. Tapos, I also make my own feed whenever there's a need. So, ayan, feed production area ko dyan at saka experiment section. So, since we are doing our production here the scientific way, so if meron ako isang product na gusto, may in-introduce sa akin na product, so right now I am going to do an experiment kasi meron akong probiotics galing Thailand, meron akong probiotics galing Indonesia, I have probiotics coming from Europe, and I have locally produced probiotics. So all of them are saying na effective. Wow. So I should verify it by doing scientific study talaga. Oh, okay. So that's why I have experiment section. And sometimes may mga thesis students from USM, I accept. Pwede silang gumawa ng kanilang thesis dito, experiment free of charge. Yeah. Pwede natin tingnan, Doc. Okay. Right na walang laman na larvae. Bakante. Oh, bakante siya ngayon. So ito siya, newly hatched. Ah, ito, ano bang ito to? Oh yeah, oo. Oh. Ito. To bring. Dito, mas marami. Wala. Ayan. Ayan. Ayan, grabe. First time to bring. Saan po nga to? Usually, nasa gilid-gilid sila kasi... Diyan mag-stay dito. Ito is, since ito talaga na area is for larval rearing. But ito, ginamit muna namin ang hatching kasi sa dami ng aming order, Okay lang ba? Okay. Ang dami ng order namin ng fry. So, hindi naga siya doon sa hatching and incubation. So, since ito bakante, so ginamit namin siya for hatching. So, ito naman is, meron ako ditong start ng aking experiment ito. So, ito sila, oh. Dami na. Ito. So, ito yung aking experiment na no water exchange, but I just apply probiotics. So, ayan sila. Do, grabe, kabilis eh. So, ayan sila. So, ayan. So, dito naman is ang aking magiging experiment that will soon start. So, ano talaga yan siya? With statistical design, yung research design. So, ano yan siya? Para yung result is talagang valid. So, you see, ito lang sila. So, kailangan dark pala, no? May science dyan. Dapat nga ito dito, meron pa yun siyang dark din na tarp. Para maging dark dito sa loob. Okay, so, ito yun. So, we have our feed storage over there. So, magkano mo ito? Ito siya, kalimutan ko yung price nito. Kasi ito ay part ng doon sa DOSC na isa niya.